My God! Dito lang yung may ilaw dyan. Wala na? Wala na may ilaw. As in? Hi guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. Dito pala tayo ngayon kay Evelyn. Bibisitahin ko siya dahil ako ay magpapa-massage. Dahil masakit yung mga katawan ko. Dahil masakit yung katawan ko, guys. At the same time, dadalawin ko siya dahil wala daw silang ano? Wala daw silang ilaw, naputulan daw. Ayan, anak niya yata yan. Sinundo ako. So, cellphone yung gamit natin ngayon kaya medyo ano siya, blurred. Tapos, gabi na kasi eh. Ano na ngayon, pa-winter na, nilamig na ako, guys. Naka-shirt lang ako. Ayan, yung anak niya. Anak niyang panganay. Hi! It's already cold, yeah? Come. Ay, lamig. My God! Dito lang yung may ilaw dyan. Wala na? Wala na may ilaw. As in? Hindi mo sinabi kung sinabi mo lang na ay wala kayong kandel. Marami kaming kandel sa bahay. Gahanap tayo ng kandila. So ano yung ano nyo ngayon? Kailan ang ilaw dito? Next week pa ang ilaw. Uy, tagal pa. May ano? May haitsong? Wala ang ilaw, walang haitsong lang. Ah, kayo lang dito? Oo. Ano, ano pa lang sa taas kwarto? May kwarto pa si Zoe. Ah, hindi kwarto ko alam. Ngayon ko lang nalaman. Kwarto niya yan. Ano pa lang nangyari? Eh, paano ngayon? Hindi tayo makapag... Pwede naman. Wait. Wala kang kandila. Hindi ka nakabili. May kandila ko. Saan na? So, ayan. Nandito na ako kay Evelyn pala, guys. Wala pala silang ano. So, yun. Sabi ko sa kanya, hindi daw niya naisip na mag-ano, maggamit ng kandila. Bakit hindi mo naisip? Hindi ko alam. Ko ako lang yung nagsabi sa kanya na mag-ano silang kandila. Totoo. Kasi. Blanko na yung isip ko. Kasi ano, gusto kong umano muna sana. Umuwi sa bahay. Dahil alam mo ano, anong kukunin ko doon? Gusto ko sanang kunin yung butane. Meron akong butane eh. At saka ano, para dahil wala kayong ilaw, kumbaga doon kayo magluto. Oh, meron ako. Paano naman yung kahit hindi na isaksak? Hindi, para siyang LPG. Hi. Hi. Para siyang LPG. Eh, LPG. Basta butane ba? Butane. Hindi ko yung alam. Hindi mo alam? Yung... Hindi na sinasaksak. Hindi na sinasaksak. Para siyang, ano, LPG. Yung maliit lang yung bala niya. Okay. So, makapagloto ka doon kahit ano. Yun. Yun, ang ginagawa ko na lang ngayon doon, pag ano, kasi wala pa naman kaming ilaw, ang ginagawa ko na lang ngayon doon is bumibili ako sa labas. Na? Mahal yun. Bumibili ako ng labas, ng mga pagkain, ganun, pati sa ano nila. Maano? Sa school nila, bumibili ako araw-araw yun, presko. Diyos ko, okay. Lord. Maano yun? Maano tawag doon? Okay lang. Okay lang yun. At least makakain sila. Wala naman yung... problema. Sabagay. Kasi pumunta ako ng Pilipinas, hindi ko pala alam na hindi pala tinitingnan ng asawa ko yung mga post ko. So, dumating yung time na may ano pala ako, may oras na para i-ano ko yun, i-work out ko yung mga papers na yun. So, oh? Hindi pala na-work out yun. Ah! Oo. Yung mga papers ko na yun. Oo. Yun. Kaya, ang ano dun, nung pag-uwi ko dito, siyempre hindi ko naman maano lahat ng mga ano papers bakit ko agad-agad. Oh, bakit hindi mo sinabi? Dapat sinabi mo sa kanila na nagbakasyon ka. Sinabi ko sa kanila yun, alam nila yun, pero yung ano, nagtatrabaho sa akin, yung sekretary ko, nag-holiday din. Ah. So parang sa ako, wala kaming contact. Oo. Ganon, wala kaming contact at chada kasi nga bago yung ano ko, bago yung, ba yan? Yung number ko. Oh. Yun, bago yung number ko sa... WhatsApp. Akala ko hindi ko yun naisip na mag-connect kami, wala naman ako. Kasi nung pumunta ako sa Pilipinas. So first time to nangyari? First time.
wala naman akong ano, wala naman akong feeling dong na ganito ang mangyayari, ganyan. Kasi pag punta ko ng Pilipinas, I settle everything. Proper. So, I don't think na magkakaproblema ako pagbalik ko, ganyan, ganyan, yung mga ganyan, ganitong isos dong. Hindi mo lang alam. Mama! Para sa akin, okay lang naman yung time na yun kasi hindi pa naman sobrang lamig. Oh. Diba? Okay. Ngayon, malamig na. Hindi pa naman masyado. Hindi pa naman siya super winter na sasabihin natin. Oh, pero mga still, bata. Oo. Oh, oh. Wala naman problema. Ano, ito nga, oh. Ano pa nga? Oo nga, no. Okay. Wala siyang damit. Oh, warm pa nga daw siya eh. How's Philippines? How is Philippines? Everything fine? Yeah. Yeah. Want to go back again? This, look. Wow! Ganito kasi, kung halimbawa, kung gusto mo, naghahanap ka talaga ng mini job, yung boss ko, for sure hanggang ngayon, yung parents niya sa Boyle, yeah. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakakita ng mag-work doon. Yung bahay nila hanggang third floor, pero hindi ibig sabihin na gawin mo yun agad ng 4 oras yung complete, yung buong bahay. Mm-hmm. Kumbaga, twice a week yun. Okay. So, binigay ko dati kay, ano, kay Steph, kaso hindi niya nakayanan. Mm. So, mini job na yon, so 520 ang ano, ang monthly. So, ang gusto ng mga matatanda, ano na, dati kasi si Jenner ang nag-work doon. Ngayon si Jenner, nasa hotel na, iniwan na yon. So, ang gusto ng mga matanda, morning. So, tama yon sa'yo. Tama, tama sa akin. Tama, at saka gusto nila i-unmail din. Okay yun. So ngayon, kung gusto mo talaga, pwede kong sa pagsabihan yung anak para ibigay yung number sa'yo tapos para magkaroon kayo ng appointment kung kailan interviewin ka. Maganda yun, friend, kasi every December, nagbibigay ng ano, ng, oo, ng pera. Si Junior, binigyan noon daw ng 200 something. Oh. Yun, ano sila, marami silang anong tawag dito? Properties. Nakatira sila sa Boyle. Baka mamaya maging hasyendera pa nila ako. Tapos meron din daw sila ano sa Spanish? Yung kung saan nakatira si Caster. Aha, okay. Ano yun? Uncle? Meron silang ano doon. Meron silang rest house. One time nandun si Jenner daw, naglinis siya, binigyan ng 70 euro. Nakasasakyan. Ako din, one time nandun ako sa isa nilang anak. Maganda. Oo, o, binigyan ako ng 70 din. Mm-hmm. Ilang oras naman yun, ang 70? Apat na oras. Okay. Oh. Na oras. So, ngayon, okay oh yung hindi ko alam kung ilang oras ang, pero twice a week yan. So, hindi ko alam kung 4 hours ba o 5 hours. Basta 5:20 ang mini job. Hindi pa bago na yan ngayon. So, kung gusto ka talaga, kung willing ka, hindi ba malayo sa'yo? Saan yun? Sa Boyle. Sa Boyle, hindi. Malayong Bad Godesberg. Pag ano ko lang, ay, ano, tama. Second. Oo. Second station sa may tulay lang. Oo, sa second station lang. Diba sa taas? Ay, mag-train ka? Oo. Diba? Ah, malapit lang pala. Malapit lang, second station lang. Boyle na. Oh, dyan sa may tulay. Oo, yun. Kulay blue ang bahay nila. Oh, malapit lang sa akin. Kasi pwede kong anuin ngayon, i-chat si yung ano. Baka yung pagkakataon doon, kaya pumunta ka dito. Siguro yun ang ano, panibagong ano ko. Oh, actually talaga, ang sadya ko rin, gusto ko sana bumalik ko muna ng bahay ba? Kasi nga, yung sabi ko sa yung butane, gusto kong dalhin dito yung butane, tapos yung balan niya. Pwede ko yung magluto doon ng kanin. Okay. Or, at saka mga ulam. Kasi sabi mo, next week, pwede mo anuhin, bukas makapunta ka ng city? Bukas. Free naman ako. Wala pa naman ako. Sige. Saturday pa naman yung ano. Sige, pwede mong kunin kasi ang work ko bukas hanggang alas 2. Ah, pwede. Umaga ako doon. Oo. Anong umaga? Ah, umaga. Hapon. Hapon. Kasi umaga work ko. Hapon. Okay. Oo. Ano, before to, dapat nandun ka na para pag, ano, kasi di ba magsundo ka sa kanila? So, before to, nandun na ako sa bahay niyo. Oo. Oo. Para pag kasi alas dos, alam mo na, nakita mo naman yung trabaho ko sa San Banda, yung Renale. Hindi ko yun. Para, bahay ko lang. Basta, malapit lang dun. Ano, basta before to, dapat nandun ka na para ano ka sa kanila. Makasundo. Kasi ano pala yun, 1 hour. Oo. Basta alas dos, ang ano. Butane yun, maganda.
Kasi ginagamit ko dati pag summer or ano, madali pwede lang naman yun. Silang dalhin papunta doon. Pwede naman. Oh, pwede din. Tapos iba iyan ko lang sa baba. Ano din. Sunduin ko muna sila ng early or titingnan ko bukas ko anong-ano ko. Ang dapat ko gawin. Idea, mag-idea ko bukas paano kasi makikuha. Pwede 'yon. Yun. Tapos mabili ka ng ano, something. May mabili ba na rechargeable? Hindi, wala dito yan. Wait lang, meron yata ako sa bahay. Parang flashlight. Ay, sa bahay. Sa bag, parang dala ko ata. Tingnan natin. Parang flashlight. Agi! So yun guys, nagkain po kami ngayon. Yan. So, ito romantic. Muna yung gamit namin, kandila, para romantic. Romantic ngayon. Romantic na romantic. Salad ni Evelyn. Kasi wala kami ngayong ano. So parang nasa ano tayo ngayon? Nasa probinsya or sa Pinas? Sa probinsya. Sorry. Nasa probinsya tayo ngayon. Tubong ano? Tubong Warayway. Tubong Pinas. Kasi sa probinsya ganito eh. Sa amin sa probinsya, alas 6, ay alas 7, natutulog na kami. Ano? Oh, sa amin sa probinsya. Pero, normally talaga, mga ganito, walang ilaw, natutulog na talaga kami. Oh, ganoon kami sa probinsya. Tapos, maaga, gumising. Office. Pero sa city, hanggang alas 12, alauna, gising pa kami. Kaya pag alas 12 ng gabi sa Davao, kung magtawag ka sa probinsya, na Diyos ko, papagalitan ka. Bakit hindi ka patulog? Yeah. Iba naman sa city, sa probinsya. Kasi nga walang ilaw. Ito naman, madaldal. Ito yung sa madaldal, walang kausap. Madaldal yan. Nagsasalita kasi siya ng waray. Dong. Nagsasalita yung fish na, manulay na, iroy na. Ah, yun pala yun. Alam niya yan. Tapos mga pangalan yun? Ruina? Hindi. Manulay na. Ano yan yung... yung pag ano, na nagagalit ka, nagmumura. Yun. Yun na natutunan niya sa Pilipinas. Grabe, so, no? Tapos, 100? 100 pieces. 100 pieces. Tapos, maupay. Papalita daw. Tinapay. Ayan, oo. Yan yung maupay? Kasi bumibili siya ng tinapay. Maupay, tok-tok. Pabili ng tinapay. Oo. Yun ang natutunan niya doon. Tapos yung kinagat siya ng lamok. Maupay. Tinapay. Papalita. Nita. Sana all. Nakakatawa doon kasi natututo siya nila magsalita ng waray. Ito naman. Oo. Ay, yung isa. Sila din, marunong magwaray doon. Yeah. Oh my God, a snake. Snake. We saw a snake there. The snake bite you. Uy. Yes. We saw a snake there in my karaoke bar. Nakakita niya. Sabi naman niya. Snake. Mama, snake. Sabi ko, bakit? Hindi ka natakot? Sabi ko, no. Behind the snake. It's not a problem, mama. Malaki ba? Maliit lang, pero yung mahaba siya. Yung lumilipad. Tapos nakita niya yun. Hindi siya yung parang ibang bata na tatakbo. Takot? Wala. Mama, snake, don't touch. Yun lang. Tapos, pumunta na naman doon yung snake. Gusto ko yung patayin. Kaso, pag may business ka pala, hindi mo dapat galawin. Hayaan mo lang dyan sa business mo. Speaking of business, kumusta yung business mo? Doon naman sa Pilipinas. Alam mo nung nandun ako, experience ko. Ang ganda yung business. Dapat talaga pag owner ka. Not mama. Pag ikaw yung owner, dapat ikaw talaga yung mag-focus. Not mama. Yeah. Mama speak, yeah? Dapat talaga ikaw yung mag-focus doon. Mas lalago. Kasi alam mo yung mga customer, alam mo magpaikot. Ikaw kasi yung main doon eh. Ikaw yung nag-porsige. Or ikaw yung nag-ano ba yun? Ikaw yung nag-think noon sa business na yon. So, kailangan, ikaw pala yung humahawak doon. Kasi alam mo yung mga pasikot-sikot sa business mo. Dapat ganun pala yon. Pero okay lang naman at this time, kasi nga, nandun yung sister ko, pagkapatiwalaan ko naman siya. So, happy ako. At kalmado naman ako sa ngayon. Dati pala, hindi. Iba yung humahawak. Hindi, iba yung humahawak doon. Tanong ko nung kaibigan ko yon siya, kababata ko. Maliit pala ako, kilala ko siya. Pero yung hindi mo naman alam na
ganito yung mangyayari, na naging ano ka, naging kalmado ka lang, naging okay lang sa'yo ang lahat-lahat, pero hindi mo pala alam na niloloko ka na pala. Alam mo ba yung 3 months or 4 months na yun, Dong, na walang ano sa akin, walang remittances? Oh, 62,000, more than. Yes. Pero wala akong nakuha kahit 1,000 peso, 500. Wala sa akin ni-remit. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Wala. So, ang ginawa ko naman sa kanya, tinanggal ko siya sa ano, sa business ko yon. Normally, siya yung nag-ano doon, siya yung nag-ayos doon, siya yung pinagkatiwalaan ko. Pero sabi siyang ko naman, nagpatayo. Oo. Pinatayo niya yon, pero akin yung pera. O, sabi ko naman sa kanya, siguro kung magbabayad ako sa'yo, siguro tama na yung ginawa mo sa akin. Magkano lahat? More than... Mama, net mama! 4,000 euro mahigit. 4,000 euro mahigit. Ah, nasa ano? 200 something. 250. So, mga nun. 250,000. Kulang-kulang pa yun, Dong. Hindi pa yun na 4,000 talaga. Hindi pa yun. More than pa yun. Siguro umabot ako ng 5,000 euro. Doon. Pero sabi ko sa sarili ko, okay lang yun. Alam mo ba yun? At least na may nakita ako sa... Nakita ko kahit niloko na ako. At least may nakita pa rin ako. Charge of experience, diba? Pero experience ko na yan, alam mo? Sabi ko lang sa mga tao na dapat pala sarili mo na huwag kang magtitiwala na kahit kanino. Graduate na ako dyan? Oo, totoo yan, Dong. Kaya sabi ko sarili ko, okay lang, kasi ano naman, part naman yun ang experience mo. Kung wala ka talagang experience, hindi mo yun maano eh, hindi mo yun ma... hindi ka magiging ano, hindi ka, you will not be strong. Oh, hindi mo ma-learn, hindi mo... You dapat not learn kasi, the mistake. Kailangan pala mamis... magkaroon ka ng mali para doon mo matutunan. Kailangan magkaroon ka ng mali para matuto ka sa pagkakamali. Tama yun. Kaya yun. Pero okay lang naman. At least, manakikita. Parang love, no? Yes. Daan ka muna sa maling tao bago ka mapunta sa... Tamang tao. Totoo yan. Ganon din yan sa pag-ibig. Sa pag-ibig, dadaan ka muna ilang tao pa yan. Kasi may rason eh. Kasi hindi ka bibigyan agad-agad ng tamang tao kung hindi naman siya para sa'yo. Diba? Hindi pa naman yan yung future mo. Bibigyan ka ng taong mali to learn kung ano pa yung dapat mong maintindihan sa pag-ibig. Ganun yun. Pero darating pala yung tamang tao sa'yo pag you learn. Parang you have too much mistake and you learn the lesson. Yun. Darating yung tao na yun. So, pahabang buhay mo. Ganon yun. So, hindi lang madali. Sa buhay, pagmamahal, trabaho, everything have an reason. Ganon. Ganon pala yun. Pero okay lang. Habang buhay, sabi nga nila, habang buhay, may pag-asa. Kaya, yung nawawalan dyan ng pag-asa, may mga pag-asa pa kayo. Huwag kayong mag-alala. Lahat tayo may pag-asa. So, ito muna ngayon, guys. Pinahiram ko sa kanila yung yung ano. Ng paraan. Buti nilang nasa bag ko pala. So nakikonnect sila sa baba hanggang 11, no? 2 hours? 2 hours daw. So maya tatanggalin na yan. So mag-charge lang kayo niyan. Mag-charge lang kami. Tapos open na. Dapat talaga may emergency na ano. Dapat in case of emergency may ano ka. Alam mo, yan ang kinatatakot ko dito sa Germany, lalo na halimbawa winter. Tapos, biglang walang ilaw, patay, hindi tayo makapagluto. Eh, dapat talaga meron tayong mga, gaya nga... Emergency talaga. Gaya nga, sabi ko sa'yo, meron akong butane. Or, dapat may gasol pala. Eh, paano kung malamig? Yung ibang bahay kasi merong ano, yung, anong tawag doon, yung lagyan ng kahoy. Hindi, dito talaga sa Germany, kahit walang ano, walang ilaw, may ano talaga sila, may yung gas na sinasabi yung parang butane, butane ba yun? Yun, mayroon talaga, pang emergency. Kahit malamig, agagana yun. Pero po, halimbawa, nasa ano, nasa apartment tayo na walang ano, halimbawa, just in case. Magagamit mo ba rin yung butane? Pero, I mean, walang heater kung halimbawa magka... Hindi, may ano din sila, may saksakan din sila sa isang butane. Pwede mo siyang isaksak, parang generator. Meron din sila. Dito sa Germany, may generator din dito. Na may bili ng maliit lang, yung pang ano, portable. Meron. Pero ang ibig kong sabihin, kung limbawa dumating yung time na walang ilaw ang isang apartment, tapos kuryente lang yung gamit natin, wala tayong ano. So, patay, walang high, walang ano. Wala. Patay.
Gaya nang nangyari sa New York. Na? Ang daming nag-snow pa yun, tapos walang ilaw, my tapos God. Tapos daming nagkasakit ng mga tao, kasi nga sobrang lamig, hindi naman natin kakaroon. Mas gustuin ko pa yung mainit kaysa ng malamig. Oh. No, kasi yung mainit, makaprovide ka, makapagtago ka kung malamig. Wala yung problema. My God. Luto na? Ang bilis naman yung makaluto. Madali lang yan. Microwave lang yan. Di ba, luto na yan? Oh, iinit mo lang. Oh, anong tawag niyan? Pasta. Carbonara. Nine mama does mac and cheese. Mac and cheese. Mac and cheese. Ikaw ang gumawa or binili? Selbs gikot. Selbs gikaw. Selbs gikaw. Oh, yeah. Self buy. Oh, selbs gikaw. Yeah. Self buy. I didn't do it. I buy it by myself. Inaantok na si ano. Ang pangalan. Haider Ali. Uko muna ko ng ano. Kapatid ni Ryan Ali. Kapatid ni Ryan Ali. So next week pa guys, magkaroon daw sila ng ilaw. So ngayon, taglamig na dito. Bam-i? Bam-i? Sino nagluto? Ay, binili mo rin. Self-gikaw. Try mo rin to, no? Para siyang kanton. Oh. Masarap yan. Para siyang pansit. Kunti lang. Tikman ko muna kung masarap ba siya. I want a blanket. No. Tapos, para siyang spaghetti. At saka ito, parang macaroni. Yun. Tama na. Tikman ko muna. Sige nga, dong. Tikman mo ko anong sarap niya. Japanese. Ay, oh, mayroon ako niyan sa bahay. Ano to yung? Ay, may ano, lotion. Oh. Ha? Umulan? Huh? Shit! Umulan? Oh, ano yun? Yes. Ay, pero may dala akong payong. Gusto ko lang, bago ako lumabas ba, na malapit na yung bus. Para hindi ako magantay ng matagal. Ayun. Ayun na nga guys, dito na tayo kay Evelyn, magpa-massage. Patay tapos. Yeah. Okay. Tapos mamaya ba mapagod ako or makatulog ako. Hindi na ako makaalis. So, walang ilaw guys. Ang gamit namin ay ano lang. Ang inyong masahista. parang ano na ni Evelyn Tanan ba? Masahista. Ano pa? Labandera. Kargadora. Kargadora. Lahat na po. Talintadong. Anong sasabihin? Tarantadong Pinoy. Tarantadong. Wala kasi si Tefe, umuwi. Magkasunod lang kayo umuwi. Nauna ka, sunod si Tefe. Uh-huh. Si Tefe din, ano daw siya? I like it. Two months yata yun, si Tefe. Bago 2 months doon? O, 2 months siya doon, oh. Itong ginagamit ko, very special talaga to sa aking pag-massage. Ano yan? Bakit? Explain mo sa kanila. This is a Japanese plants oil. Plants oil, very natural. Pero ito yung pang ano, may mga suhot, may panuhot ka, ganyan. May meron ako niyan sa bahay, niregalo sa akin ng ano. Maano yan sa ano mo, sa katawan mo lahat. Kaya pinakamaganda to sa lahat ng ano, sa lahat ng massage. Talagang mararamdaman mo. As in? Oo, kahit may mga sakit yung anak mo, hindi makahinga, i-ano mo lang. Ano ko lang siya. Dapat ito naman yung pinakaano yan dito sa Germany na try ko. Ito. Anong tawag niya? Yan ang sinasabi na Pferde. Ayun, kabayo. Kinakabayo. Maganda yan. Pinaka ano, word sa lotion yan? Lotion din yan.
Pero pang massage. Pang massage din siya. Hahali, hinahalo ang ko yan para strong. Mapapansin mo maraming ano no? Pag... See? Ano yung nakikita mo? Hindi ko nakikita dong. Feel ko yan. Dami mong panahot dong. Oo. Dami na talaga. Daming panahot si dong. Oh. Nakikita niya no? Masakit yan. Yun. Oh. Magnana. Pansin mo yan? Mamma mia. Sa loob yan, parang hangin. Hindi, mga ano mo yan, mga... Ano yan sa loob? Parang siyang hangin, hangin o tubig? Hangin yan. Ang hangin yan. Yung mga ano mo, yung mga power mo, yung mga ganun, yung mga ano ba yun? Yung... Sa pawis? Hindi, hindi yan sa pawis. Yung muscle, mga muscle mo yan. Yan ang nagpapaano sa atin. Nagkakasakit tayo. Kasi nga, pag naanohan yan ng ano, ng mga panuhot, sumasakit ang katawan natin. Ganun yun. So, kailangan tatanggalin. Nakikita mo yung mga taong minamassage, naano sila, nagiging okay. Pero ang mahirap lang kasi sa massage, pag ikaw ang nagmamassage, ikaw naman ang nagkakasakit. Yun ang pinakamahirap sa massage yun. Yeah. Yeah, it's good. Oh, see? Feel mo yan? Parang makaka-relax ka pag naano yan eh. Totoo pala, yun yung ikaw naman nag-ano. Oo, oh, totoo. Bakit? Yan. Totoo yan. Kasi nga, diba hindi ako nagpapabayad sa mga massage-massage na yan. Naano yun talaga sa akin. So, kailangan sa akin yun, pinagdadasal ko yan. Iaano ko yan sa simbahan. Oo. Ayan guys, katatapos pala ng ating massage. So, ako ngayon ay aalis na. So, salamat Evelyn. Thank you. Welcome to the Hotel California. Mag-over ako guys kasi para diretso na lang sa bahay. Yeah, kasi kung mag-bus, matagal. Matagal. One hour. Within 6 minutes ngayon, nandito na yung Uber. Parang taxi din siya, pero mas mura siya ng taxi. Mas mura. Half your price niya. Half lang. Ayan. Ali? Hi there. Ayan. Hi there, Ali. Hi there, Ali. So, hi. Kapatid hi. Ni Ryan sana Ali. Sana all. Sana all. Ang dami na niyang natutunan sa Pinas. Yeah. Sana all. Sana all. So, dapat, ano, bukas, anuhin mo na talaga na mabalik na yung ilaw niyo dito. Kasi so, winter na. Malamig na ang panahon. Malamig na. Kasing lamig niya. Huwag niyong kakalimutan. Ayan. Ay, si Dom Vlogs. Don't forget pala to subscribe. Ano yung ano mo, YouTube channel mo? Si Evelyn's Vlogs. Channel! Pero, mapaltan ko yan para short lang. Evelyn's Vlogs na lang. Pero sa ngayon, Evelyn's Vlogs, Waray-Waray. Ano yung motto mo, Evelyn? Ang motto ko is, matulog na mahimbing para pag kinabukasan, malamig ang hangin. Ayan, ito pa rin po ang Dong Vlogs. Bye-bye! Yes, don't forget to subscribe, like, and share! Good night! Bye!